Siguradong matutuwa si Connor din dito sa mga dala natin. Sarap para yan, sa ha? Mga apo niya. Sigurado yan. Oh, ano to? Ano to? Ano meron dito? Oh. Scarlet. Sandali, sandali. Tana ding? Si Connor ding na. Ben! Ben! Sige, sige. Tulingan mo. Ang nangyayari dito? Nakita namin si Connor ding eh. Nakabulagta. Bubula nga yung bibig. Ayun, kasama niya yung asawa niya, saka yung mga apo niya. Yes, Mr. Vallejo. We'll see you there. Thank you. Ano sabi? We will have our contract signing tomorrow morning in his office. Oh my God! Thank you so much. Mama? I'm very, very happy. At least meron na naman tayong bagong kapital. Yes. Nabubuhay na Ugdang Braganza. Hi. Thank you so much, Elaine. Mama, what's happening? Why are you so happy? Why? Si Mr. Vallejo, pumayag siyang bilhin ng 40% share of stocks ng Braganza Group of Companies. What? Mama, you shouldn't let that happen. Why not? Can't you see it? That Nicolas guy is planning something bad. He's buying out all our properties and businesses. It's not good. Donna, I'm so sorry. Pero kapag talagang hindi ka tumigil, ibabalik talaga kita sa rehab. Fine. Sige, go do that. But I'm telling you, once Gardo Valiente gets everything he wants, and I'm telling you, Gardo is Nicolas, we're all gonna end up crazy in this house. Oh my God, we're gonna go crazy. Yes. Everybody, huh? Yes. All right. Napakaswerte ko sa'yo. Ang swerte ko na naging manugang tita. I'm so happy. Thank you, Mama. Pero imo na save ang buong Braganza. Oh, thank you so much. I'm just worried about Leona. Don't mind her. Sige, salamat, Mama. Ako Ate, na lang. Kailan pa ho dumating ito? Naku, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Kahapon nga pala yan dumating. Kilala niyo ba ako si Ninag Bala? Hindi, pero babae. Na medyo sexy manamit. May kakaiba dun sa kilos niya, o kakaiba dun sa sinabi niya. Kakaiba? Paano mong kakaiba? Nabanggit na yung pangalan mo. Ang sabi niya, siguruhin ko raw na matatanggap ni Gardo yan. Ano? Nagpakamatay na si Connor ding? Oo. Dahil sa kawalang pag-asa sa mga nangyari. Dahil sa mga nangyari sa'yo, lahat ng manggagawa, hindi na alam ko anong gagawin. Nababalot sila ng pag-aalala. Anong solusyon mo sa harap ng mga pangyayaring to, Tay? Alam mo, Sir Nicolas, may kaibigan ako noon eh. Ganyan-ganyan. Pag nagkakaroon ng problema sa babaeng mahal niya, papakalunod ng gusto sa ala. Pero pag gising niya kinabukasan, wala naman masusunod. Napaka walang kwentang babae niyang si Myla. Napakababaw magmahal. Paano mo naman nasabi? Nawala lang ako na sandali. Humanap na ng kapalit ko. At hindi lang kapalit ko. Humanap pa siya na mapapakasalan niya. Hindi mo naman siya masisisi, di ba? Di ba namatay ka? At hanggang ngayon, yun ang alam niya at ng buo niyang pamilya. Ano? Punta ka ba sa kasal? Sa akin galing ang mga yan. Kung hindi galing sa'yo, kanino? At saka, bakit ang dami? Ewan ko. Wala ka man napapansin na kakaiba, kuya. What would stop Gardo or Nicolas from changing the fate of our lives right now? Kahit sinong makarinig sa'yo ngayon, matatahimik. Oras na malaman nilang tama ang mama. Basta, huwag mo sanang kakalimutan yung komisyon ko, ha? Bakit? May partisipasyon ka ba? Ang anak ko nagtrabaho ng lahat. Pero okay na rin. Kung sakaling ayaw mo akong bigyan ng komisyon, ayos lang sa akin yun. Ibalik mo lang sa akin yung investment ko na ginastos mo nung eleksyon. Eh di kailangan natin lumuwas, Ron. Pero kadamihan, delikado pa magpakita kay Ron.
Lalo na rin kay Piping. Patayin na nila ako kung gusto nila. Pero hindi ako makakapayag na hindi ko madamayan ng maayos sa mga kasamahan natin doon. Damian! Long time mula nung maupo ka dito sa pwesto, kahit papano, umasa ako na mas magiging mabuti kang tao. Nang dahil sa'yo, may mga taong napahamak. Hindi na ako ang may-ari ng hasyenda. Huwag na akong lapitan mo, huwag na akong sugurin mo rito. Ang sugurin mo, ang pagbuntungan mo ng galit mo, si Nicolas Vallejo, ang bagong may-ari.